Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga po na to ay ituturo ko sa inyo kung paano yung linisin at saka pabilisin yung computer nyo na pakiramdam nyo na bumabagal. Dito po sa my computer, titingnan nyo po yung computer nyo. Dito po sa local disk C, sa akin kasi mayroong partition. So usually dapat itong disk C ay hindi po dapat ito napupuno. Tingnan po natin sa may properties. May properties. Ayan. Yung sa akin, nangangalahati na yung local DC. So dapat hindi na yan lalagpas pa sa kalahati. Kasi pag lumagpas pa yan sa kalahati, yung blue na nagamit na space, yung blue na kulay na yan, yun yung nagamit na space. At yung violet ba yan? Purple. Yan yung mga available space ng local DC ko. So pag lumagpas na yan sa lahat eh, kung yung blue ay naging ano na yan, na halos masakop na yung purple na yan o yung violet na yan, ibig sabihin yan sisimula na pong magbabagal yung computer nyo. So sa akin okay lang yan kasi namomonitor ko naman yung mga use ko dito, paano yung mga nada-download ko, ano yung mga nakasave. So dapat yan ay hindi ilalagpas para hindi po yan bumagal. So ang recommended talaga, dapat huwag mong paabutin ng kalahati yung nagagamit mong space dito sa disk C mo. Kung meron kayong isisave na video files, kung ano man yung mga sisave nyo, mga MP3, lalagay nyo dito sa partition. Sa akin kasi meron partition yung D. So ang D ko ay meron pa siyang space malaki. So yan ang space niya. Pwede kit na mapuno yan, okay lang yan. Pero hangga't maaari talaga, huwag nang papunuin kasi may medyo mag low, pag binuksan niyo yung D, yung partition niyo na D ay magsimula din siya maglalag, maglo-loading. So mas maganda pa rin hindi napupuno. Yun ang po ang recommended sa isang computer para hindi siya magbagal. So yun na, yun yung laman ng computer na to. So ito po pala ay i7 Windows 7 ang gamit ko dito. So kasi mga Windows 7 mas madali siyang gamitin compared doon sa Windows 10. So ganun po. So ang paglilinis dito, meron akong ituturo sa inyo kasi ang iba kasi ang alam nila gagamit lang ng computer pero hindi nila alam kung paano i-maintain. Kaya ang madalas na tinatanong sa akin ng mga customer ko ay bakit daw sa akin ang bilis at sa kanila mabagal. So kahit meron po kasing nangyayari sa computer na kahit na magbura kayo ng mga files dito sa itinatapon yung recycle bin, kahit mawala yan, yung memory po ng mga nabura nyo ay nandiyan pa rin sa computer. So ituturo ko sa inyo ngayon yung isang magandang tawag dito, tricks para hindi magbagal yung computer nyo. Una, ang gagawin nyo yung titingnan nyo yung loading ng startup ng computer nyo pag nagbubukas. Kasi minsan kasi hindi mo na nalalaman, nakikita na meron kang mga program sa computer mo na kahit hindi mo ginagamit, umaandar sa background. Ibig sabihin, kahit hindi mo siya ginagamit, kumakain siya ng memory kasi meron siyang kumagalaw pa rin siya sa background. So ibig sabihin nun, kahit di mo gamitin, nagra-running pa rin sa background, kumakain siya ng space ng memory. So dito papakita ko sa inyo yung tricks kahit walang software para ma-monitor nyo kung ano yung mga naglo-loading pag nagbubukas kayo ng computer. So dito kayo sa start menu, kiklik nyo lang to, itong start menu na yan. Tapos punta kayo sa type nyo dito yung run yan, tapos enter nyo lang. Tapos makikita nyo yan na meron ako na isulat, ilalagay nyo dyan sa run command na msconfig. Tapos okay niya siya.
Yan, pop up yun sa screen. Lalabas dyan yung nakalagay dyan yung system configuration niya. So, titingnan niyo yung startup. Startup. Yan. So, sa akin, chinikan ko lang yung so, kanina dito, nagpop up siya, general siya. So, wala kayong babaguhin dyan. Tingnan nyo dito na kayo, pindot sa startup. Startup. Pag nagbukas ng computer, yan yung makikita nyo. Usually, pag di nyo alam to, pag first time yung palang binuksan yan, marami naka-check dyan. Kung may naka-check dyan, ibig sabihin, pag naglo-loading yung computer nyo, eto hindi nyo gamitin yung halimbawa itong Skype, tapos naka-check yan, kumagana yan sa background, kumakain ng memory yan. Yung sa akin lang, ang gagana lang sa startup ko, yung antivirus ko, yung Avast. So, yan lang ang maglo-loading pag nag-startup. At ito, ibig sabihin naman ito, pag hindi yan naka-check, hindi ibig sabihin niya na hindi ninyo magagamit yan. Naka-disable lang yung running sa background, pero magagamit nyo yan pag gagamitin nyo lang. So, ang sa akin, mabilis ang startup ko kasi pag nag-startup siya, nagbukas yung computer, ang gagana lang sa akin na maglo-loading yung Avast antivirus. So, pag meron na yan, i-okay nyo lang. Okay, ayan. Oh, ayan. Oh, yun lang yun. Yun lang yung gagawin nyo. Napakadali lang. At tapos, yung sinabi ko kanina, pag gagana yung computer nyo, umagana siya, tapos may dinidikit kayong files, pupunta dito sa recycle bin. At naburan nyo dyan. Yung memory niyang binuran yung files, nandiyan pa rin sa computer. So, anong gagawin? Pupunta kayo dito sa start menu. Tapos, type nyo rin ulit yung ginawa ko kanina, run. Tapos, click nyo yung run. Lumabas na siya. Ayan. Tapos, pag mag-pop up, gawin nyo naman, delete nyo lang yung MS config kanina. Palitan nyo ng asterisk. Tapos P temp tapos asterisk. Ayun, hindi asterisk. Yung percent pala na ano, symbol. Ano ba yan? Kaya agad, mali agad. Ayan. Percent symbol tapos word na temp tapos percent symbol. Okay nyo lang. So, makikita ko dito, merong pang mga files dito na naka-save pa sa computer nyo. Usually sa akin konti na lang kasi binura ko na to kagabi pa. Nilinis ko na. So ang gawin nyo lang, burahin nyo lang lahat. Pero merong lahat na hindi nabubura dyan. So, gawin natin na, delete ko. Delete. Ayan. 10 items, delete ko. Ayan. So yung iwan, hindi na yan madidelete. So, okay lang yan. Kahit anong delete niya yan, hindi na yan madidelete. Ayan o. Lumalabas. Try again. So, skip nyo lang yan. Yung mga hindi nadidelete, skip nyo lang. Skip. So, yun. Yung mga naiiwan pa mga file na hindi naman nagagamit pa. Wala namang pakinabang. So, close nyo lang ulit. At mag-delete tayo ng recycle bin kasi hindi pa ako nag-delete. And yes, skip na, skip na. Pero kung ayaw nyo ng ganyan, yung medyo nababagalang kayo, medyo hassle, pwede naman kayo mag-install ng isa pang program. Ito yung program na pwede nyong install dyan, yung CC Cleaner. Basic na basic dapat sa computer, meron ka niya CC Cleaner. Itong CC Cleaner, yan yung basic na program na pwede nyong gamitin dapat sa isang computer. Libre lang yan, so double click ko lang yan. Lalabas na kami dito. You want to allow? Yes mo lang, para lumabas yung CC cleaner. Ayan.
Yung settings ko kasi, inano ko na to eh. Configure ko na to. So, dito sa CC Cleaner, ang auto-install kayo niyan, naka-uncheck pa tong ano, yung auto-complete form history ng Internet Explorer, yung save passwords, naka-uncheck yan lahat. Pati yung last download location, naka-uncheck yan. So, ginawa ko, chinek ko lahat. Yung sa Windows Explorer, ayan, naka-uncheck tong network passwords. Pero sa akin, kabisado ko naman to kung ganyan ginagawa. Chinecheckan ko na lahat. Pati sa system, ayan, chinecheckan ko lahat yan. Yung desktop shortcut, hindi, in-uncheck niya kasi mabubura yung mga shortcut mo sa ano, sa computer. Mabubura lahat yung mga nakalagay dyan. Tapos, sa system, yan. Advanced. Yung advanced, ayan. Usually, pag unang install nyo yan, naka-uncheck tong custom files, IIS log files, user assist history, environment path, naka-uncheck yan. Windows size location, naka-uncheck. Ang naka-check lang dyan, yung Windows event logs. Pero sa akin, kabisado ko naman siya gamitin. Chinikan ko na lahat. Maliban lang dun sa wipe free space. Kasi pag wipe free space, magbubura yan dun sa local disk din yun, tsaka local disk D. So, ang tagal ng proseso at baka di pa natin alam, baka maburan pa niya yung mga importante mong files. So, leave nyo lang na uncheck yung wipe free space dito sa advance. Yan lang naman ang uncheck nyo patapos dito sa ano niya. Dito sa ano bang browser to? Sa system, ano to eh? Sa system. Desktop shortcuts. Tapos pag pumunta ka sa application, yung mga application nyo, yung browser na Firefox. Gaya na sinabi ko kanina, naka-uncheck lang tong ano, save form information, naka-uncheck yung save passwords sa compact database pag bago nyo in-install. So, kabisado ko na rin naman gamitin yan. Sinikan ko na lahat sa browser. Yan, pati sa Opera, lahat yan, check yan lahat yan, na-check lahat yan. Pati sa application, yan, chinik ko lahat yan. Yan, check lahat yan, check lahat yan. So, sa Windows yan, yan, uncheck lahat yan, check utilities, check din. So, anong gagawin dyan? Kasi nakita mo na lahat, Windows, application, okay na siya. Nasa cleaner ka siya. Ang gawin nyo, run cleaner. Yan, lahat ng mga akala nyo nabura sa system nyo, pero na doon pang memory niya, malilinis yan. So, run cleaner natin. Pag yung run cleaner nyo, mabagal yung green na makatapos, yung loading ng green na yan, 41, 48. Pag mabagal yan, ibig sabihin, maraming binuburang mga files na mga lumang files sa computer mo na hindi na kailangan. So, sa akin kasi mabilis kasi nga araw-araw ko ginagawa itong CC Cleaner. Usually nasa iyo naman eh kung ilang araw ka bago ko gumamit ng CC Cleaner. Usually yan, recommended talaga 2 to 3 days mag CC Cleaner ka. Pero kung ikaw lang naman ang gumagamit ng computer mo, sa akin ako lang gumagamit ito araw-araw. Para mas maganda. Manunod ka ng movie, may files ka na binubura, run cleaner ka na. And pag mabilis siyang matapos, ibig sabihin, kukunti lang mga basura ng files ng computer mo. Mga files na nabubura. So, ayan yung log files niya. 143 KB. So, ibig sabihin, 143 MB. 7 files lang siya. Ganun kalaki yung log files mo na kung hindi ka nagbura, nandiyan pa rin sa system mo, babagal ang computer mo. O, yan. Sa Windows Explorer, 10 MB yan. Yan. Thumbnail catch. Tapos, sa Google Chrome, kasi hindi ako nag-browse ako kagabi, nag-search, nanonood ako ng pelikula, download ako ng movie. Yan yung ginamit na files. So, 491 KB, so 491 MB. Ganyang kalaki. Kung kayo hindi nyo alam kung paano maglinis ng computer, mag-maintenance, tapos hindi kayo gumamit ng CC Cleaner, tapos yung una kong ginawa kanina, di nyo alam yun, babagal lahat ng
ng ang browser niyo. Kung Google Chrome ginagamit niyo, Opera, Firefox, pag di kayo marunong gumamit nito, huwag na kayong umasa na pag tumatagal yung computer niyo, mas mabilis pa rin. Hindi, babagal siya. So, nalinis siya, na-run cleaner mo na siya, okay na yan. So, pwede mo ulitin kung hindi ka satisfied. Pero usually, unang run pa lang, okay na yun. So, yan lang yun. Basic lang po si cleaner. Ayan. Libre naman yan eh. Pwede mong gamitin na license. Pwede mo siyang gamitin na libre lang. Ganon din naman ang trabaho niya eh. Maglilinis pa rin siya ng computer. Itong sa akin kasi, CC Cleaner version 5 Tech Edition, yung license nito crack lang. So hindi ko na-allowed sa inyo gumamit ng crack kasi minsan kasi may mga virus na kasama. So gumamit lang kayo ng libre. Ganon din naman ang gamit niya. So tapos na kayo mag-run cleaner sa computer niyo, dito naman sa registry. Ayan, sa registry. Ayan, lahat yan naka-check. So ang gagawin naman dito sa CC Cleaner, yung mga sa registry na pag nag-uninstall kayo ng mga program, may mga files kayo doon sa program na in-install nyo na naiiwan sa registry. So mangyayari yun, mag-decongest, babagal pa rin ang computer nyo. So scan issues kung meron kayong mga files sa registry na hindi naman nagagamit. Ang gagawin dito ng sa akin kasi malinis yan. Ang gagawin nito, kung merong issue, fix nyo lang yung issue nun at magre-repair, i-re-repair nito. Sayang di ko may pakita kasi walang issues sa computer ko. So, pwede rin din kayo dito mag-uninstall ng program pag ayaw nyo na gamitin dito sa tools. At makikita nyo rin dito yung ano yung mag-around sa makikita nyo dito kung ano yung program or na magra-run sa background. So dito sa startup makikita nyo yan. So sabi ko nga kanina dun sa una kong ginawa, pag nagbukas ang computer, ang magra-run lang sa background yung Abbas 2. Ayan. So Abbas na yung magra-run sa background. So schedule task, usually kabisado ko rin gamitin to. Di-disable ko lang to kasi hindi ko maginagamit masyado tong Opera eh, ng browser na to. Pero kung for safety na rin, huwag nyo na lang pakialaman. Pero mahalaga yung dito lang, yung saran ng startup menu ng computer niyo para mas mabilis. Yan. Tapos kung uninstall, meron din dito. Pag meron kayong program na hindi ginagamit o program na na-install na doble, dito kayo magbubura sa mga to. Ayan. Pwede dito, i-click nyo lang itong Brave browser, uninstall nyo lang, click nyo lang dito. Tapos yan ang bahalang magbura ng mga program sa computer. So, yun lang. Madali lang gamitin. Close na natin. So, yung kanina, madali lang po yun. So, dito lang kanina, yung tinayp lang natin yung run, ulitin ko lang run. Tapos pag nakita nyo yung run, yan. Type nyo lang yung msconfig. Inulit ko ha, review lang to. Msconfig. Tapos okay. Tapos lalabas dyan yung startup. So, abas lang gamit yung startup. Tapos okay. Yun lang yun. Kasi kung unang gamitin nyo to, makikita nyo sa computer nyo marami naka-check dyan. So, pipiliin nyo lang kung ano yung unang iloloading nyo sa computer po nagbukas. So akin, abas lang ang una. Ayan, para hindi siya kakain ng memory. So yung mga naka-uncheck na yan, gagana pa rin naman sa computer mo lang. Gagana yan. Ang problema lang, ang maganda pala, hindi siya kumakain ng memory. Hindi siya nagra-run sa background. So yan, kabulol-bulol niya. Kabulol-bulol na. So okay na yan. So yun lang, tapos yung isa naman, yung kanina dito, type ko lang uli yung run para naman dun sa log files na hindi nagagamit na kumakain ng memory. So run, clicking run, tapos palitan nyo lang yan ng symbol na percent. Ayan, tapos temp,
natin. Tapos, okay nyo lang. Tapos, dito. Sana, kasi ginawa na natin ito. Wala na siya. So, gawin nyo lang ganyan, no? Ganina, ginawa ko. Dinilit lang natin. Ayan. Pag hindi ma-delete, skip nyo lang. Kasi nga, ginawa na natin kanina. Wala lang di-delete dyan. So, good na yan. Pites na yan, yan. Ayan. Closed. So, yun ang basic. Pag meron kayo yan, yung CC cleaner na yan, tsaka alam mo yung ginawa ko, yung MS config, tsaka yung temp, yan. Maramdaman mo na lilinis at bibilis yung computer niyo. Hindi na maglalag. Tsaka yung sinabi ko kanina, na huwag niyong papunuin yung local disk niyo. Dapat minimum yan sa kalahati. Pero mas maganda, huwag na kayong maglalagpas pa dito sa kalahati na yan. Usually, dapat 1/4 lang eh. At kung meron kayong partition, dito kayo sa DMX save. Pero hanggat maaari, huwag nyo na ipunuin yun di, kasi pag nagbukas kayo ng D, naglo-loading yan, mabagal na. Mabagal siya magbukas. So, dito kayo dapat mag-save ng file sa D. Sa C, huwag dapat kayo mag-install lang dyan ng program, pero huwag kayo mag-save dyan, doon kayo sa D. Pero kung wala namang partition, gagaya na sinabi ko, ganun pa rin, huwag nyo rin palagpasin ng kalahati. Kasi pag lumagpas ng kalahati yung kinain na memory, magsisimula na magbagal yung computer mo. Kahit pa meron kang mga CC cleaner, meron kang kung anong tinuro ko kanina, pero kung puno na yan, halos mapuno na, halos dito na yan, huwag kayong mag-expect na bibilis yung computer mo. So mas maganda kung meron kayong mga files na dapat isave, pumili na lang kayo ng external hard drive o USB para masiguradong bibilis ang computer nyo. Hindi siya magbagal kasi meron kayong external. So, yun lang po sa umaga na to. Yung ituturo ko sa susunod na araw. Hanggat hindi pa tapos yung community quarantine, hindi pa makapag-vlog sa labas. Tuturo ko kayo ng mga tricks dito sa computer. Pwede nyo magamit para yung computer nyo hindi magbagal. Yung tinuro ko kanina, maganda yon at basic lang yon, pero malaking tulong po yun pag natutunan nyo. Sige po, paalam muna at sa susunod na vlog. Okay.